Hello mga yours. So shoutout muna tayo. Shoutout kay Chris King Channel. Visit nyo na lang site niya, Chris King Channel. Nanald Kadag. Pops, shoutout sa iyo Pops. Siya po yung may request nito, no, kung paano magpalit o magsukat ng Bob Sims clearance ng DOHC cylinder head ng motor natin. Didiritso na ako dito, no, kasi nga magtatanong naman kayo ng paano mag top overhaul o paano i-top dead center yung motor natin. So marami na pong gumawa dyan sa YouTube. So kung magtyaga lang kayong maghanap, meron na po kayong makikita kung paano siya yun lahat, paano i-top dead center, paano magpalit ng mga chin guide, mga timing chin, top overhaul, ganun ba? Marami na sa YouTube. So wala pa namang gumawa ng content na kung paano magpalit ng ito bulb seams. So yan, pero syempre gagawin nyo lang po to, no, pag alam nyo na kung paano mag tanggal ng cylinder head, alam nyo na kung paano mag top dead center ng Raider 150 o kahit ano pa dyan na motor na RS 150 or Raider 150 FI. So halos pareho lang yan sila, CBR 150. Halos pareho lang sila ng seating dito. Medyo mahirap tong ibabahagi ko ngayon, pero mayroong nag-request kasi. Kaya sayang naman kung di ko gagawan. So yung tawag pala dito sa, kung nakikita nyo doon sa mga sticker ng motor nyo, meron siyang DOHC. So yung ibig sabihin po nun, dual overhead cams. So yan po siya, dual overhead cams. So camshaft. So yun po meaning ng DOHC. Para sa akin po, no, mas maganda po kung magpapalit kayo ng shims o magsusukat kayo ng bulb shims clearance. Mas ayos kung tanggal ito sa makina. Bali, nakahiwalay ito ba? Nakababa ito sa makina ng motor natin. Kasi nga, medyo delikado siya, no? Bali, maliit lang yung clearance ba doon sa motor natin. So, mas okay kung nakatanggal yung head. Nakatap overhaul siya. Mas madali yung trabaho mo. Mas mabilis yung magagawa mong pagsukat ng shims gamit yung pillar guides. Magpapalit ka lang ng shims pag lumaki yung clearance niya or umiksi yung clearance niya, bali lumiit. So ito yung shims, yan siya, bali apat yan sila lahat, yung intake at saka exhaust di siya magkasukat, no, hindi pareho yung sukat. Yung intake is 195 185, di ko alam kung ano talaga yung exactly na sukat, pero nasa ganun. Tapos yung exhaust naman 205 or 200, ganun yung sukat niya. Exhaust, apat yan sila. Tapos ito naman yung tapit cup. So ito yung shims, dito siya nakalagay, oh. Diyan. So ayan, ito siya. Lagay mo dyan. At ito yung tapit cup. Medyo madumi yung head. So pag nagpalit po kayo ng shims, yung kailangan nyo po is ito, magnet. Gauge caliper o pillar gauge ba to, at ito, burner caliper, pwede rin wala na to, yung at saka papel liliha. So yung mga pwedeng mangyari na dahilan kung bakit lumiit o lumaki yung clearance is ganito. Ito yung bulb, sample lang to, ha, bulb to siya. So yung nangyayari pag lumiit yung clearance,
ng shims. Pag sinukat mo, maliit siya. So yung nangyari is, ito yung valve. Bali, umatras siya ba? Umatras siya. So yung clearance, ganoon yung clearance, lumiit. Kasi ito mismo na valve, bali, nag wear out na yung, ito ba? Ito yung tumutuko doon sa valve seat. Yan, so nagiging matulis siya. Bali, umatras siya sa seating niya, umatras siya. So yun, lumiit yung clearance ng shims. Isa po yan sa mga dahilan. At kapag lumaki naman yung clearance, yung nangyayari din is ito. Pwedeng kinain siya ng shims. Yan, ito yung dulo ba. So dito nakatukod yung shims. Ganyan po siya. Ganyan po. Yan, yan po nakatukod yung shims diyan. Pwedeng kinain din ito ng shims. So isa po din yan sa dahilan na lumaki yung clearance. Or ito yung valve tappet niya, ito. So dito yung camshaft, pumipitik dito. So trabaho nito ha. Dito pumipitik yung camshaft. Nangyayari din po is nagwe-wear out yung metal. Isa din po to sa dahilan na pwedeng lumaki yung clearance ng valve shims. So ano ba pwede mong gawin pag lumaki o lumiit yung valve shims clearance mo? So pag lumiit yung valve shims clearance, yung gagawin mo lang is ililiha itong valve shims. Ililiha mo lang siya. Ito may liha. So ginagawa is ililiha mo lang ba yung liha, basahin mo ng tubig yung liha, tapos ganun, i-grind mo siya ba? Ganyan, grind mo siya. Ayan. Pero kailangan may tubig para medyo hindi agad makuan yung papel liliha mo. Hindi agad siya makain agad ng metal ba. Yung numero ng papel liliha is 120 yung gagamitin mo. Yan. So ganun yung gagawin pag lumiit yung clearance ng shims. Yan. Ngayon naman pag lumaki yung clearance, sample yung clearance is mga 0.0010, 0.0011 inch, ganun. So yung gagawin is bibili ka talaga ng valve shims doon sa mga tindahan na may available na valve shims na nagbibenta ba. So mahal po yung SGP na valve shims, no, nasa mga 350 yung isa. Tapos ang problema dyan is yung sukat nila iisa lang, nasa mga 210, minsan makakapal 215 yung mga shims. Pag nakabili ka na ng valve shims, tapos doon pinasok mo na, tapos sinukat mo ha, Paul, sinukat mo. So yung mga kailangan mo, no, kailangan mo ng magnet. Syempre magnet, kasi para mas madali mong tanggalin yung valve shims. Ayan, oh. At di siya mahulog. Diba? Kailangan mo ng magnet. At mas mabilis rin yung pagtanggal ng valve tappet. Tappet cap. Ito, tappet cap, oh. Magnet, tappet cap. So, ganun. Kita nyo, ha? Shims, tappet cap. Ba? So yun, pag yung nabili nyo na shims is makapal, malalaman nyo naman pag makapal, kasi yung mangyayari yan nalagay nyo na. Pag yung makapal, pag nangyayari, so ganito yung mangyayari, oh. Tapos pag sinukat nyo yung pillar guides na kung ano ba yung ginagamit nyo na pang sukwano, so hindi siya papasok or masikip siya. So ito pala, no, ito pa pala kailangan, no, pag nagsusukat din po kayo ng valve shims clearance, kailangan idiin nyo yung camshaft. Idiin nyo yung camshaft bago nyo ipasok yung ito, pillar guides. Madilim ba? So yung gamit ko pala na clearance is 0.004 inch. Yan po yung gamit ko. Pero hindi po yan yung standard. Yung standard is, hindi ko talaga alam kung ano yung exactly.
nasa mga 0.007 or 0.006. Pero yung gamit ko yan, ito po yung lahat ng clearance ng valve seams ko. So yan, ididiin mo lang. Sample, yan, ididiin. Tapos, yan, ayan pumasok. So, yun. Malaki yung, walang clearance, diba? So, yung gagawin mo is, tatanggalin. Tapos, yung seams. So, dito mo siya titira sa papel dili, ha. So, ganun yung gagawin mo. So, di madaling trabaho, no? Hindi madaling trabaho yung pagpapalit ng valve seams. Yan. Ganyan yung gagawin mo. Babasain mo ng tubig yung papel lili, ha? At, ganyan. Grind. Tapos, sukat ulit. Pasok mo siya sa cylinder head. Ipapasok mo ulit yung tapit cap. Tapos, camshaft. So, ito pa pala, no? Pag nagsukat ka ng shims, yung camshaft is hindi naman talaga kailangan naka-timing. Yung titingnan mo lang is ito, yung guhit niya. So, yan. May guhit yan. Yung dalawang camshaft, may guhit yan. O, yan, no? So, yung kailangan lang is yung position niya, naka yung guhit, naka-label po dito sa kita nyo to. Ito ba? Ito. Itong aluminum ba? Tapos yung guhit, kailangan lang naka-label siya. So, ganun. Kailangan lang label. Ah, yan, ganyan. Kahit ganun or naka-ganun, kunti. Pero mas okay pa ganun. So, ganyan yung position ng camshaft. So, ganun. Pag magsukat kayo, yan. Pasok nyo yung feeler gauge nyo. Pero kailangan naka-diin to, ha. Idiin nyo ng isang kamay nyo. Ay, ng kaliwang kamay nyo. Sukat siya. Tapos ito naman, ganon. Ganon yung posisyon. O ganyan po yung posisyon pag nagsusukat kayo ng valve seams clearance. Kasi pag nakaganyan siya, ibig sabihin naka top dead center yan. So yun, pag sukat mo, ayaw pa rin pumasok. So gagawin mo naman is, ganon lang din, paulit-ulit. Tatanggalin mo lang yung tapit cap, yung seams, at balik doon sa papel liliha. So yan, liha-liha ka lang. Pero kailangan din, dahan-dahan ba? Kasi pag nasobra ka naman, so lalaki din yung clearance, so problema na naman. Bibili ka na naman ng valve seams. Ilalagay mo siya sa valve retainer, yung valve seams. So, valve retainer pala yung pangalan nito, no? Tapit cap. Camshaft. Tapos, sukat ulit. Idiin ang camshaft. Sukat ulit. So, hanggang sa makuha mo yung sukat na gusto mo ba? Yung sample ito, 0.004. Hanggang sa papasok to siya ng hindi maluwag, hindi rin matigas. Yung smooth lang po yung pagpasok niya. So, pag nakuha na yun, so, dun na. So, nakuha mo na yung saktong clearance niya. So, dito ka na naman. Tapos, pag natapos mo na ulit to, dito ka na naman. Sa exhaust or intake ba. So, bali, isa-isa yung pagtrabaho ba. So, hindi mo kailangan tanggalin lahat. Kailangan isa-isa lang. Tapos, sukat, ganun. So, yung tapit cap na tinanggal nyo, kailangan is kung saan nyo siya tinanggal, dun mo rin siya ibabalik. So, wag mo ipagpalit dito. So, same lang din sa iba. Kung ano yung mga tapit cap nila, wag mo ipapalit. Para naman, di kayo mawala ba? Hindi mawala sa sukat. Kasi pag nagkapalit sila, so, okay lang kung bago yung mga tapit cap, pero pag luma na, hindi na pareho yung clearance. Pag medyo matagal na yung mga siguro mga 4 years up or 5 ganun, kailangan
i-grind mo na yung valve mo at saka valve seat. So ito pala, pag nag-grind kayo ng shims, no, kailangan hanap kayo ng bolt na ganito. Ganun, no. So diyan nyo po ipapatong yung valve shims at ilalagay nyo sa liha. Ganyan. So ganyan po. Liha. So ganun. Para mas madali siya. Ganun lang. Liha. Pasok dito, sukat, tapos liha. So ganun lang. Yung mga sinyalis pala, no, pag maluwag na yung shims clearance mo is maingay yung top end ng motor mo. Maingay siya. Maingay siya sa low idle at maingay din pag nirev mo yung makina mo. Bali, nirev mo yung throttle ba. So maingay. So ibig sabihin po nun, maluwag na yung shims. Pag ito naman po ay masikip o dumikit na siya sa cams, mangyayari din is mataas yung RPM ba, yung idle, walang low idle, tapos mahirap siya pandarin, or pag i-kickstart mo siya, di siya gaano matigas. So ganun po yung mga sinyalis na maliit yung clearance. So hindi ko po alam kung paano to tatapusin yung video, no. So ganito na lamang po. Bigla na lang po akong mawawala.